Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating libangan po na usapang magmamanok, mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talagang enjoyment na po. Itong pag-usapan natin, mga kaibigan, ito naman pag-usapan natin dito, mga tungkol natin sa manok. At saka, yung napakasimple lang, mga kaibigan, na di naman tayo hindi naman tayo mahirapang intindihin. Yung ano lang, mga kaibigan, yung simple bagay lang po, kasi alam mo na, di naman tayo mga big time, mga kaibigan, pero yung mga pampag-usapan na importante, talagang pag-usapan natin yan para sa ating impormasyon din, mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin na itong tungkol na isang bagay na gawin mo sa isang magaling na manok para magtagumpay, magaling na, ay isaksakan mo pa ng anong bagay ito na para magtagumpay talaga sa kanilang goal, goal sa may-ari, mga kaibigan. Itong manok na magagaling, mga kaibigan, ay sa akin lang ay talagang hindi na natin ito i-proseso pa sa mga ay kondisyon natin ng manok na alam nating magaling ay sa mga big time na magagaling talagang itudo, pero dito lang sa labas, mga kaibigan, maulutan lang, pwede lang itong pabayaan mo lang sila sa kanilang estilo po. Huwag mo nang itsahan mo yung likod para marunong siya pumalo. Yung mga ganyang klaseng manok, mga kaibigan, lalo na yung mga pagpalagay na lang natin kulang sa pamamaraan sa pakipaglaban po, talagang ganunin mo. Itsahan mo sa likod para masanay siyang tingnan yung kung ano man yung nasa likuran niya na kalaban niya po na marunong na kaya niyang ilagan, mga kaibigan. Kasi itong manok naman ay maturuan naman talaga, mga kaibigan. Maturuan mong magsalta, maturuan mong umilag, maturuan mong pumalo sa taas. Pero pag sinasabing magaling na manok, mga kaibigan, na mayroon na siyang ganyan. Pero ang ialalay mo na lang sa kanya ay yung mga kaibigan, yung tinatawag nilang alalayan mo lang ba, mga kaibigan? Palakasin mo lang isang manok po. Yun ang pinakamagandang term niyan, dyan. Palakasin mo lang ang isang magaling naman po. Huwag mo na turuan kung paano magsalta, kung paano. Pero nandun pa rin yung kahig, mga kaibigan. Palakasin mo eh. Diba? Bangga naman pa rin siya minsan. Scratch box. Parang ganun lang, mga kaibigan. Kung may limbiring lang. Kasi pag marami ka pang isaksak dyan na Pero yun nandun yung hindi mo mawala talaga yung mga kaibigan. Itong tinatawag niya stretching po. Kasi yung stretching, ang mga muscle dyan, mga kaibigan, ay talagang para siyang gawin mong mga kaibigan pa na nandun sa range na talagang palo siya na extended yung paa niya, na doon talagang pinaka-exact na pira ng ganyang palo po. Kaya ginagawa yung stretching, mga kaibigan. Pero itong pinag-usapan natin na magagaling na manok, hindi na natin kailangan pang anuhin, mga kaibigan, at ituwad pa natin yung ngayon. Hindi na, kasi ang magaling na manok, mga kaibigan, pag marami kang sinaksak niya na para matutunan niya, para baka masira yung kagalingan ng isang manok po. Kasi ako, dati may kaibigan ako na magaling ang manok niya, kasi mistisuhin lang Itinitraining niya sa dagat, mga kaibigan Kaya inihagit yung dagat, maganon yung manok, kawawa tingnan po. Pero talagang ganun. Doon sa may buhangin niya, kaskas, mga kaibigan. Ako, naawa ko sa manok kung tinitingnan ko, mga kaibigan. Talagang naawa ko sa manok po. Ihagis yung sa tubig, mga kaibigan. Maganon ang manok, mga kaibigan. Siyempre, may exercise sa manok. Pero yan ang pinakakontra sa manok, mga kaibigan. Yung basa Kaya yung manok, maulanan, hindi mag-away masyado, di ba? Yung matuyo siya, yung galing siya sa basa, talagang hindi mag-away. Kasi ang misto na kapasok sa katawan nila, At saka itong mahangin na lugar, mga kaibigan, napakakontra sa manok niya. Kaya itong sa atin, kaibigan, pag magaling yung manok, huwag mo lang anuhan pa ng mga exercises na mga full exercises mo. Kailangan mo lang dyan palakasin yung kahig ng biruan mo, yung kahig, Talagang maganon yung manok mo, kaibigan. Tapos yung iba pang stretching, yung mga ganon. Pwede flypin. Pero huwag mong tagalan dun sa flypin, kaibigan, kasi ang manok, pag matagal sa flypin po, talagang manghina din ang manok, kaibigan, kasi panay ang lipad Yung ilagay mo lang ng 5 minutes, 10 minutes, 15 ba, pinakamataas. Tapos, scratch box, mga kaibigan. Yun lang po. At saka, i-ano mo sa
yung pinaka-comfortable na zone, magbigyan sa isang manok na magaling. Kasi pag tayo naman, pag maglaban tayo ng manok, ay piliin talaga yun natin yung magagaling. Pero may isa talagang manok. May manok talaga tayong makita sa ating manokan, kaibigan, na iba po. Yung ano ba, yung gifted na manok. Na kahit anong away ng kalaban, ay talagang sundan niya po na mag-adjust siya, mga kaibigan, sa kung ano man yung laban, kung ano man yung estilo ng laban sa kalaban, ay talagang sabayan niya po. Kung saltada, saltada, kung sa lupa, sa lupa. May mga manok na ganyan, kaibigan, na talagang magagaling po. At saka magtaka ka na lang na matamaan yung kalaban. Di mo alam kung paano niya ginawa po, na nasa ilalim siya. Sundutan niya ng isang palo, kaibigan, makapasok pa. Yan ang tinatawag na magaling na manok talaga. Ako, mga kaibigan, may manok po dati. Napakagaling po yung tinatawag nila na hindi naman yun, iba naman yung minor blow, mga kaibigan. Hindi naman yung minor blow, ang kulay lang niya, abuhin. Magaling sa lupa lang, pero may magaling talaga na manok, mga kaibigan, magsalta sa lupa. Kahit anong style ng kalaban po, talagang anuhan niya, sundan niya, mga kaibigan. May manok po dati, mga kaibigan, na yung lambuhon, yung ang tawag namin, para siyang puti, mga kaibigan, ay mga streak dito, mga kaibigan, ay mga itim-itim. Hindi naman siya bangkas. Lambuhon ang tawag namin po. Napakagaling, mga kaibigan. Kung magsalta, kahit ilaban namin yun, bata pa ko dati, ilaban namin yun, talagang ano lang, wala pang limbir, may kawayan akong pulungan, mga kaibigan, sa lupa, transfer-transfer lang, yun ang lagyan ko. Tapos, hindi pa uso yung scratch box, mga kaibigan, kahig-kahig lang. Pero napakagaling ng manok po. Naku, nanalo siguro yung mga kaibigan, tatlo, tapos pinalitan ng tatlong manok din ha. Yung kapitbahay ko, yung matanda, mga kaibigan, na sinasabi ko sa inyo na yung hindi siya niwala sa yung tungkol sa buwan, mga kaibigan. Pag maliwanag ang buwan, ang ilaban niya dyan ay yung maitim na manok. Parang baliktad po. Yun, yung matandang yun, yun talaga nag-turn on sa akin. Nag-turn on sa akin sa pagmamanok po. Yun, siya ang nagpalit, mga kaibigan. Pinalitan ng tatlong manok, mga kaibigan. Pero mga batang manok, talagang ano ako, gusto ko rin kasi tatlong manok tapos breeding niya. Pero mga mistisuhin na manok, pero mga ganda. Pinalitan ko kayo yan, tatlong manok ko. Kaya, yun, kasi sa akin naman, kasi nainggan nyo, ano talaga yung matanda mga kaibigan, talagang gusto-gusto niya kasi napakagaling po. Sa akin naman, hindi naman ako, kasi bata pa ko nun. Pero elementary, mag-high school na ko nun mga kaibigan. Talagang pinaanuhan ko, mga kaibigan, pinapalitan ko ng tatlong manok ko. Yung mga manok na pinapalit, mga kaibigan, yung mga papula, may isang balaw po. Balaw, mamsisuhin lang, pero magandang purmahan, mga kaibigan, at magaling din. Pero talagang na-turn on siya dun sa, talagang gustong-gusto niya yung, na-turn on, gustong-gusto niya yung manok ko na tatlong panalo na po. Pero ang galing. Kaya sa atin, mga kaibigan, isang bagay na para magtunggumpay yung magaling na manok mo. Huwag mo nang turuan pa kung ano-ano, mga kaibigan. Alalayan mo na lang, palakasin mo na lang. Yun lang ang masabi na kaibigan. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.